Good day, everyone. This is Masa Gopita. At ang topic natin for today is mga bawal na i-content or i-post sa Facebook. Kung ikaw ay content creator na gustong ma-monetize sa Facebook, dapat huwag mong gawin ang mga sumusunod. Ito lang, ipapakita ko lang sa inyo anong pagkakaiba sa mga nag-start at sa mga big content creator. So, yung big content creator na tinatukoy ko, yun yung mga na-monetize. Kasi, meron namang mga big content creator na demonetize sila. Kasi, meron silang nilabag na rules and guidelines ni Meta. So, kahit ikaw pa ay nag-start pa lang, or malaking content creator ka na, as long as lumabag ka sa rules and guidelines ni Meta, demonetize ka. Or kung nag-start ka pa lang, hindi ka ma-monetize. So, dahil ikaw ay nag-start ka pa lang, para sa'yo ang videos na to, para hindi na masayang ang effort mo. Before anything else, I want to give my huge shout out to my top star senders. Thank you for all your support. My top star sender for today's episode is Sir Ivan Nick. Thank you also for Ralph Edward Benatao, Mythos Karen Ramirez, Crystalline Serna, Nizel Banzuela Narvaez, Anilan Albareco, Rose Mingo, Sandy N. Galve, Brian and Lana Richardson, Isa Panizales, Pia Dion Agala Pasadelia, Rainier Tumpap Villaluz. Thank you for all your support. God bless us all. Sayang naman guys kapag malaki na ang house mo, tsaka mo palang malaman na yung videos mo pala na nag-viral is bawal. Paano kung nag 100,000 followers ka na? Or 500,000 followers? Or 1 million followers ka na? Tsaka mo palang nalaman na marami ka palang na-upload na videos at maraming engagement at maraming views. Pero bawal pala yun. Hindi mo nalaman dahil lang akala mo porket nag-viral at hindi na-detect agad ni Meta, is allowed na. Kaya siya nag-viral. Hindi po sukatan ang pag-viral ng videos para masabing approved yun. Dahil ako, marami akong videos na syempre, ako nag-umpisa pa lang naman ako kasi galing ako nag-demonetize, diba? So, ngayon, bago lang po ako nag-reactivate sa aking monetization. So, syempre, kung mag-upload ako, kunti pa lang naman ng mga viewers ko. So, may mga videos ako na nanghihinayang din ako kasi pag-post ko pa lang, mas marami na siyang engagement and interaction at sharing kaysa sa iba na mga videos na na-post ko. So, sorry po at pasensya po sa mga nag-share sa videos ko na biglang makita nyo na deleted na siya. Kasi, tsaka ko lang siya nalaman after ilang minuto or after 30 minutes, tsaka ko na laman na meron palang attention. Or, merong notification na na-flag yung content na yun. Kahit kami, guys, na mga nagpapayo sa inyo, yes, hindi kami ligtas doon. Kahit kami nagtitips at nag-advises, hindi rin kami ligtas sa mga ganun. Kaya kami nga ang mas pinupuruhan, mas tinututukan kasi dapat as mas alam namin. Pero kahit gaano iingat namin, may mga kunting detail talaga sa mga videos namin na hindi namin nasala at naipasok namin dun sa videos namin, kaya na-flag ang content namin. Or nagkaroon ng copyright claims. So, ang ginagawa namin, kahit na-upload na siya after 30 minutes, tsaka lang kami na-notify. So, ang unang gagawin namin, buburahin talaga namin. So, pasensya na doon sa mga nag-share, na nag-delete yung content at yung share nyo, wala na doon yung videos ko. Hindi ko po yun sinasadya. Na-notify lang po ako ni Meta na bawal. Meron sa portion ng video, hindi naman kabuuan ng video. Meron lang sa portion ng video na yun na bawal ipasok. So, baka kailan i-edit ko pa yun
tanggalin ko yung content na yon para pwede na. Okay? Kasi minsan kasi yung motibo natin iba sa motibo na nakikita ni Meta. Kasi we are in safe community dapat sa Facebook. Kasi ang Facebook kailangan safe para sa lahat. Kasi we are in 200 billion people na nag-interact at nagko-connect dito sa Facebook. So kailangan talaga higpitan ang safety regulations dito. Kagaya ng mga minors, hindi naman lingid sa ating kalaman na maraming minors na gumagamit ng Facebook kahit bawal. At 'di ba? O kasama 'yan sa i-discuss natin ngayon. So, ito na ang una sa mga pinagbabawal na i-content sa Facebook ay number one, bawal i-content ang mayroong alak o nag-iinuman. Bisyo. Bawal pong i-content yung mayroong alak sa videos. Okay? Bawal yung alak. Bawal yung may nag-iinuman. Bawal yung may mga bisyo. Bakit? Kasi kapag ina-allowed mo yan, hindi mo alam kung sino nakakanood niyan. Paano kung ang nakanood yan sa video na yun is minor? Hindi niya ma-digest sa isip niya na bawal pala yun kasi pinopromote mo, nilalike, binaview, maraming interaction sa videos mo. Lalo na pag nag-viral yun, di ba? So, ang akala ng mga minor, okay yun, yung gawain na yun. Eh, hindi yun pinopromote ni Meta yung mga bawal na products dito sa Facebook. So, bawal ang alak, bawal ang nag-iinuman na content sa Facebook. So, mga boys, kadalasan, kapag meron kayong gatherings or celebration or mga happenings, bawal i-content ang nag-iinuman. Bawal i-content ang alak. Bawal i-content ang mga vices or bisyo. Okay? Number 2. Bawal ang nudity. Bawal ang sexual interaction or sexual activities. Or, yung parang nagpapahiwatig pa lang. Pero papunta na doon. So, alam naman natin, marami nagbaviral ngayon na parang halos nakikita na yung maselang bahagi ng katawan. Marami din akong mga content creator nakikita guys na lalo na yung sa mga babae. So, kadalasan sa mga babae ito eh. Yung lalo sexy sila. Ganun. Gaganda, di ba? Sa tingin ko, yes, may karapatan silang i-flex ang kanilang katawan dahil sexy Coca-Cola body. Di ba? So, para sa atin, iba yung pananaw natin eh. Iba yung views natin sa ganung bagay. Pero paano naman yung mga minor? Paano naman yung ibang tao? Paano naman yung mga ano, lalo na yung mga maka-Diyos, yung mga religious person, yung mga Maria Clara? 'Di ba? Parang kabastusan 'yun para sa kanila. Yung parang binabastos mo yung sarili mo para sa pananaw nila 'yun. Sa iyo hindi, 'di ba? Tayo, we are allowed to flex ourselves. It's my body, it's my rule. Sa iyo 'yun. Pero kay Meta hindi pwede. Initimbang ni Meta para sa lahat ng mga user dito sa Facebook. Hindi lang ikaw ang user dito. Merong minor, merong iba-ibang race. Kasi worldwide tayo, worldwide. Hindi lang to nation, worldwide tayo. Iba't ibang race, iba't ibang nation, iba't ibang country, iba't ibang paniniwala, at iba't ibang edad ang nandito. So, ang Facebook, as long as possible, ginagawa ni Meta na maging safety para sa lahat. Safety community. Kaya, maraming bawal. So, kailangan, we have to respect each other. Na paniniwala. So, kaya ganun. Kailangan sundin natin. So, kahit gaano ka ka-sexy, takpan mo pa rin yung mga masiselang bahagi ng iyong katawan. Hindi mo pwedeng flex-flex yan. Pero, kung ikaw ay hindi naman content creator at gusto mo lang maging famous or
isa kang artista or public figure at kailangan mo ipakita 'yan dahil 'yan ang puhunan mo, maybe pwede mong gawin 'yon. Pero hindi ka nga lang ma-monetize. So kung nakuha mo naman ang pagka-famous mo, ang pagiging sikat mo sa gawain mo, as long as hindi talaga siya pumunta dun sa pinaka-deeper pa na pagkaano, pagka-maselan, o baka iaalaw ka ni Meta, pero not as content creator and not as monetize. So, dito kasi sa Facebook, gusto nating makahanap ng content na magpapa-viral sa ano natin. Kasi yun ang isang paraan para mas lumaki tayo, mas lumawak tayo, at mas madali tayong ma-monetize kapag may viral video natin. Pero, kung ang viral na video naman yan, ay yan naman ang magiging hadlang para ma-monetize ka, eh ba't mo pa gagawin? Pwede ka naman mag-viral sa ibang bagay, yung mga nakakatawa. Marami nag-viral na mga nakakatawang ano, content, lalo na pag original na sa'yo. Hindi mo kinopya sa hindi mo kinuha sa ibang pagmamayari na video. Or kung kinuha mo man, mayroong valuable enhancement na ginawa ka. Hindi yung basta din grinab mo lang at pinost mo lang. So, ganun. Maraming mga viral na mga funny videos. Mas maganda na lang sigurong yun na lang. Yung mga videos na mga nakakatawa at yung mga videos na sumasayaw. Simpleng sayaw lang. Oh, tingnan mo si Kaflowers. Oh, di ba? Ang galing niya, di ba? Ang galing ng hatak niya sa tao. Nagbo-viral siya ng wala namang ano, wala namang kailangang ilabas, di ba? Na mga masisilan, di ba? Kasi guys, maraming mga naglalabas ang mga content creator, lalo na pag nag-umpisa pa lang gusto nilang ma-quote ang atensyon ng tao, eh ginagawa nila yung mga medyo nudity or act of sexual activities. Yung papunta na dun, patungo na dun, di ba? Bawal kasi yun. Bawal yung makakita yung mga masisilang bahagi ng ating katawan. Yung basta alam nyo na yung mga masisilang bahagi ng katawan natin. So yung mga piso challenge, na yung piso na lang tinatakip mo sa ano katawan mo, hindi naman ako against doon, pero si Meta, syempre, tingnan mo kung pwede ba 'yon sa activity na 'yan, 'di ba? Yung mga kung ano-anong bagay na tinatakip nyo, hindi ko alam kung papasapay ba 'yan. Kasi yung mga nudity, meron naman sometimes na pwedeng papasayan kapag used for educational purposes or for medical purposes. Pero need po 'yon ng mga supporting documents at authority, authorized kay Meta. Hindi pwedeng basta-basta ka na lang mag-upload ng content na nakikita yung mga masisilang bahagi ng katawan natin. Kasi bawal yan. Bawal yan sa community standard ni Meta. So kung educational yan, kailangan i-authorize ka ni Meta. Kasi lalagyan pa niya yan ng paalala. May note yan na nagpapaalala na ang bagay na to or content na to ay ginagamit for educational purposes or for medical purposes. Hindi basta-basta yun, guys. Na i-post mo lang para gawing katatawanan. Okay? So, sa mga mahilig maggawa ng viral, doon lang kayo sa mga content na nakakatawa. Marami nagba-viral na mga nakakatawa o happy moments. Mas gusto yun, tangkilikin kaysa yung mga ganyan na mga malalaswang bagay. Para lang kinikilitik nyo yung isip ng tao. Marami tayo sa Facebook community. Marami tayo, marami mga religious na nandito, iba't ibang lahi, iba't ibang edad, iba't ibang race, iba't ibang pagkatao, iba't ibang paniniwala. So lahat yan tinitimbang ni Meta. Dapat lahat, as long as possible, makuha ang respeto. Okay? So, yung kapag bawal, bawal. Kahit mag-viral yan, bawal. Okay? So, number 3. Bawal ang hate speech. Or yung mga nagbabanta, yung mga nanghahamon ng away, yung mga nagagalit sa isang tao at ibinibidyo niya, ganyan, yung galit niya talagang pinapakita ka, tsaka yung parang naghahamon, parang nagpo-provoke ka na
na galit ka sa isang tao, nilalabas mo. Yung parang ganun, yung naglalabas ka ng mga bad words. Okay? Kung galit ka sa ibang tao, huwag mong ilabas sa Facebook. Kasi bawal. Unless, hindi ka content creator. Kung content creator ka, bawal yan. Lalo na yung parang ano, parang nangiinganyo ka pa ng iba, para i-hate yung ibang tao. Bawal yun. Kung galit ka, huwag ka nang mag-recruit. Ikaw na lang, sarilinin mo na lang. Huwag mo nang i-recruit yung iba para yung galit mo sa kanya, sila magagalit din. Lalo na yung mga kagroup mo or mga followers mo, huwag mo na silang iinganyuhin na yung taong kinagagalitan mo or nagalit ka, pati sila magagalit din doon. Okay? Sarilinin mo na yan. Bawal yun. Okay? Number 4, bawal ang mag-create ng Facebook or be a content creator na below 13 years old. Okay, so kapag 13 years old and above ka na, pwede ka na. So kaya nga, sa Facebook community, may kasamang minor. Kasi below 18 years old pa lang sila. So allowed na po sila. Pag 13 years old and above to 17, kahit minor sila, pwede silang magkaroon ng sariling account ni Facebook. Pwede rin silang maging content creator. Pero, with the guidance and merong guardian, yung parents nila or mas nakakatanda na nasa tamang edad. So, hindi naman lingid sa ating kalaman na maraming mga content creator na mga bata. Below 13 years old pa nga eh, di ba? Pero bawal po silang mag-live ng sarili nila. Pwede kasama yung magulang or guardian. Kapag nag-live siya na mag-isa, tapos minor siya at madetect yan ni Meta, i-down ang kanyang Facebook at i-block yun. So kapag meron kayong mga anak na mga content creator na sumisikat na sa Facebook, pwede nyong samahan sila lagi sa video. Huwag mo silang hayaang mag-isa. Kasi kapag nakita yan ni Meta, pwedeng i-block ang yung Facebook nyo or i-demolish. Kasi bawal ang 13 years old and below. At kapag 13 and hanggang 17 na minor, pwede rin naman kapag may parents. Kapag mas mababa pa dun sa 13, kailangan talaga every time meron talagang mas nakakatanda or nasa right age na kasama lagi. Diba? Or magmamanage sa Facebook niya talaga. Is in the right age na talaga. Okay? So, ganun yun, guys. Kaya bawal mangdaya ng edad. Kung content creator ka, tapos bata yung may-ari, pangalan mo na lang sa'yo. Huwag na sa anak mo. Kasi, bawal po kasi. Bawal magdaya ng edad sa Facebook. Lalo na pag content creator ka. Pero kung ordinaryong ano ka lang, Facebook, hindi natin alam kung madidetect yun eh. Meta, basta yun ang kanyang community standard. Bawal mag-fake ng edad sa Facebook. Especially kung content creator ka, o paano ka sa sahod, wala ka sa tamang edad, di ba? So kapag mga anak nyo ang nasa content nyo, or content nakapangalan sa profile niya at siya yung mas sikat, ay ikaw na magulang or guardian, ikaw dapat ang mag-manage at laging nakagabay sa minor. Okay? Number 5, yung mga convicted sex offender, yung mga taong meron ng mga kaso regarding sa mga ganyang mga gawain, 'di ba? Yung mga child abuse or mga sex offender, yung mga basta yung may mga kaso na personality. Bawal, syempre. Bawal yun gumawa ng content. At bawal ma-monetize yun, syempre. Diba? Okay? Number 6. Bawal ang impersonator. So, kaya nga bawal eh. Bawal ka mag-impersonate. Bawal ka magpanggap. Kaya nga bawal. Kaya nga kapag merong nagpapanggap na ikaw or merong nanggagaya sa mukha mo or picture mo, ginagamit yung picture mo, report mo kagad.
Yung nagpapanggap na ikaw, ganun. Yung may mga ano, kasi ginagamit kasi nila yan para mang scam ng mga kakilala mo. Kaya naman, favorable kay Meta, mas nare-recommend niya na makita yung mukha natin sa Facebook, sa mga videos natin. Mas gusto niyang i-recommend yun at i-push niya, ipakita niya sa mga audience or followers at sa community yung mga videos na nakikita yung mga mukha natin. Kasi doon tayo mas makikilala ni Meta na ikaw talaga yung identity mo, ikaw talaga yung may-ari ng Facebook mo. Para kapag may nangopya, may gustong mangopya sa Facebook mo, sa profile mo, i-report mo kaagad at i-down niya kaagad yon. At mag-ingat kayo guys, dahil baka mamaya, ikaw yung original na may-ari ng mukha mo, ikaw ang original na may-ari ng profile mo, mababaliktad pa. Baka mamaya, unahan ka pa ng pag-report ng mga scammer or impersonator. Kaya bawal yon kay Facebook, yung mga impersonator na yan. So kapag may nakita kayo na nanggagaya sa mukha nyo, i-report nyo kaagad. Okay? Para ma-down kaagad yan eh, Facebook. At hindi yan makakapang scam sa iba pang mga kakilala mo. Mukha mo pang gagamitin sa pang-scam. Okay? Number 7, gambling or online gambling. Bawal yan guys i-promote. Bawal ang mga gambling, bawal yung mga online sugal, online, kung ano-ano pang klaseng mga laro na may pustahan, ganyan. Bawal po sa, bawal siyang gawing content. Okay? Kaya, kapag meron kang nakita dyan na ano ba yung mga, di ba, yung nagsasabong siguro, di ba? Yung mga nagbabaraha. Bawal. Mga online gambling, bawal din yun. Bawal yun i-content. Okay? So, wag na yung mga bawal. Kasi bawal nga. Dahil, yun nga, marami nga tayong ano dito eh. Almost 200 billion people connected in Facebook. So, maraming against sa ganyan. So, kung ikaw natutuwa ka dyan, sarilinin mo na lang. Wag mo na i-content. Hanap ka na lang iba ng content. Okay? Number 8. Bawal i-content ang drugs, lalo na yung mga pinagbabawal na drugs, at yung mga alcohol at yung mga paraphernalia na ginagamit sa mga ganyan, na mga bawal na gamot. Bawal i-content yan. Baka mamaya, kung ano-ano yung session yung ginagawa nyo, tapos nagkatuwaan kayo, binidyo mo, tapos in-upload mo. Bawal yun. Bawal as content yung mga ganyan. Okay? Mga bagay na tumutukoy sa ganung gawain or mga bagay na nagtuturo na yun ang ginawa nyo. Okay? So, bawal yun. Number 9, bawal yung mga online pharmacy. So, baka nagbibenta ka ng gamot, mga prescription drugs, bawal yan. I-content sa video, sa ano mo, sa Facebook mo. At kahit hindi mo kinontent yan, basta i-post mo yan, tapos walang prescription, bawal yun. Kasi kung talagang ano ka, kung talagang online or pharmacy ka, kailangan may license ka from authorities, and then, bago mo yun i-post, kailangan authorize ka din ni Meta para mahingi niya yung mga supporting documents na nagpapatunay na talagang legal ka, at yung mga prescribed medicine, maire-release mo sa tamang individual na meron siyang ano talaga, reseta. Diba? Yung mga prescription drugs, hindi yan basta-basta nire-release. Kaya bawal yan. Bawal i-content, bawal din i-post sa Facebook. So, bawal. Number 10, promotions. So, ingat sa mga nagpapa-promo. Yung nagpapa... Hindi tayo agad yan ha, kasi marami namang kinabang sa na mga tao sa ganun. At maganda ngayon, di ba, makakatulong tayo sa ating kapwa. Pero wag na lang sigurong medyo ano, di ba, harap-harapan yung... Bawal kasi yung promotion, bawal yung mga paraffles, bawal yung kahit anong mga palaro na may involved na money. At merong gagawin mong sasabihin mo na parang... in exchange of a service. Kunyari, i-share mo to,
i-post mo to, i-like mo to, parang tuturuan mo si followers na gawin yun in exchange para makasali siya dun sa palaro mo. Yung mga promotion na ganyan, bawal. So, hindi ako against sa ganyan. Dati nga, sumasali ako sa ganyan. At lagi ako nananalo. Pero, ngayon ko na-realize, nung nag-study ako tungkol sa mga community standards and guidelines, bawal pala yun. Bawal yun, guys. Bawal yung mga, yung mga promotional mo, tapos pinag-share mo kung saan-saan. Pag nakarating yan sa authorities o sa legal authorities, sa batas natin, bawal kasi yung ganyan nang walang permit. So, kung gusto nyo talaga magpalaro ng ganyan, kailangan po kasi ng permit talaga mula sa legal authorities. Ngayon, kapag meron kang permit na magpapaglaro ka ng ganyan, na magpapromo ka ng ganyan, or promotional, or kung ano man yung naisipan mo para dumami ang iyong followers at engagers, at dumami ang house mo, pero bawal yan, kayo kung paano ang strategy gawin nyo, basta bawal ang harap-harapang ganyan. Bawal talaga. Ngayon, kapag nagkakaanuhan kayo, kung meron makapagturo or manghuli sa inyo, inaano ni Meta na hindi siya kasali sa mga kung ano man yung ginagawa nyo na labag sa batas. Kasi guys, kapag mga professional na ganyan or mga raffle-raffle na ganyan, kailangan kasi yan i-consult sa legal authorities. So, may batas para dyan. So, kung meron kayong palaro or what, medyo pag-aralan nyo muna ang part na to. Kasi sinasabi ni Meta, bawal yan. Okay? Tapos sa mga hayop naman, bawal din yung ganyan. Yung parang sinasaktan mo yung hayop, or may nag-aaway na hayop, yung may mga nasasaktan, basta may mga nasasaktan guys na na-involve, yung mga nasasaktan, mga ganyan na nakakasakit sa loob. Yan, tapos hinayaan mo lang, binidyo-bidyo mo pa. 'Di ba? Nasasaktan na ngayon tao or nasasaktan na ngayong hayop, binidyo mo pa. Hindi 'yun allowed ni Facebook. Bawal yun sa community standard niya. So, kapag may makita kayong ganyan, awatin nyo na lang. Huwag nyo nang videohan. Kung gusto nyo videohan, pwede naman. Huwag nyo nang i-upload. Kasi bawal yun. Okay? Ito pa ang ibang bawal na i-content sa Facebook. Bawal ang cannibalism. So, yung magpapakita ka na kinakain mo yung kung ano man yan, bawal yan. Bawal din i-content yung mga dumi, ihi, or anything na mga dumi. Na yung mga nilalabas mo sa body mo, bawal yan. Bawal din ang mga violence and kung ano-ano pa yung mga firing na yan, bawal yan. Siyempre, hindi naman tayo ang tamang authority na mag-coverage dyan. So, bawal yan na gawing content. Bawal din ang human exploitation, sexual exploitation sa mga adult or children. Bawal yan. So, huwag kayo mag-content ng mga ganyan. Kasi bawal nga yan sa, sa batas eh. Mas lalong bawal kay Meta. Diba? Pag bawal sa batas, bawal kay Meta. Yun na lang ang tandaan natin, di ba? Bawal ang mga self-injured, yung sasaktan mo yung sarili mo, or sasaktan mo yung taong, yung ibang tao, at yung mga act na nagpo-provoke ng violence, bawal din yun. Bawal din yung mga tao or organization na nagpo-provoke ng mga bagay na ipinagbabawal sa Facebook or sa community, or mga individual or group na nagkukos ng violence. Marami pa mga bawal, guys. Yun, kailangan lang nating isaisip natin kung para sa iyo ba okay to, sa iba kaya pwede. Kasi as long as possible, safe community ang pinoform ni Meta dito sa Facebook. So hindi lang sa
religious or sa batas, basta kahit sa iba't ibang paniniwala, sa iba't ibang races, kasi nagkakatagpo-tagpo tayo dito, we are connected dito sa Facebook. So, as long as possible, magkakaroon ng respeto ang bawat isa. So, bawal ang bullying, bawal yung racist, bawal yung naninira ka sa ibang race or na gagalit ka tapos inaano mo yung himutok mo dito sa Facebook, bawal yun. So, kung may meron kang na-offend ka, sarilin mo na lang. Huwag mo nang i-ano. Kasi, parang naghihikayat ka pa na yung iba ay magalit din kung saan, kung kanino ka nagalit. Diba? So, dahil connected tayo, iba't ibang race, iba't ibang age, iba't ibang generation, iba't ibang country, iba't ibang nation. So, we are in universe. Metaverse. Oh. So, dahil nandito tayo, iisa ang ating hangarin. Respect each other, tapos maging masaya ang hatid sa atin sa bawat isa, tapos yung hindi ka nakakasakit ng kapwa mo. Kasi ito ay isang community na pwedeng mag-lift up ng bawat tao. Yung mga nasa ibang bansa, ng mga kababayan natin na napapakahirap ng trabaho sa ibang bansa, sana naman ang makikita nila pagkatapos ng trabaho nila, napagod sila, nakaka-lift up, nakakasaya. Diba? Mas maganda yun. Kaysa pagkapanood nila sa video, nalulungkot pa sila. At nakaka-stress pa, dagdag pa sa stress sa kanila. So, mas maganda kung ang mga content natin nakaka-inspired. Diba? Yung mas nakakagaan ng kanilang pangungulila, ng kanilang homesick, maiibsan ang kanilang lungkot sa pamamagitan ng panonood nila sa mga videos natin. So, dapat yung mga videos natin, ayusin natin yung nakakasaya at acceptable sa lahat. Anumang race ka na bibilang, anong nation, anong country, ano yung pagkatao mo, ano man ang religion mo, dapat wala tayong inaapakang kapwa. Kung para sa'yo, kung ikaw ang nasa kalagay, nasa out mo, kung ikaw ba yun, masasaktan ka ba o masagiging masaya? Diba? Parang ititimbangin mo rin. Titimbangin mo rin yung mga bagay-bagay na ano, na i-upload mo sa videos mo. Kung nakaka-uplift ba siya, nakakasaya ba siya, nakakalungkot ba, nakakagalit, nagpo-provoke ka ba ng violence? O, pag-provoking ka, nagpo-provoke ka ng galit sa tao, yung parang dahil sa post mo ay marami nagagalit, or dahil sa post mo maraming nagbubully, yung mga harassment ganun, hindi maganda yan. Bawal yan sa community standard. Meta. So, kailangan i-check natin ang quality ng ating video at kung anong motibo natin. Ngayon, kung meron kang magandang motibo sa pag-upload mo sa video, pero nag-error sa pag-judge si Meta sa Facebook mo at dinown niya yung Facebook mo or dinown niya yung video mo, inano niya, flinag content niya, kung ano man ang nakita niya doon, tas ikaw, maganda naman ang motibo mo sa pag-post mo sa Facebook, pwede mo namang i-appeal yan. Hindi naman porkit may rules and regulations, wala tayong karapatang ipagtanggol ang ating sarili sa videos natin kasi pinaghirapan natin yan. So, kung sa tingin mo, kung anong motibo mo sa content mo, kung bakit mo in-upload yun, kung magandang motibo mo, at kung makakaganda siya para sa lahat, hindi siya nakakasakit, i-appeal mo yun kay Meta. At pakikinggan ka naman niya. So, pag nag-appeal ka, nasa 5 to 7 days, i-aano niya. I-weigh nila, titimbangin nila, kung karapat-dapat bang ibalik ang video mo. Pero kung sa tingin mo, meron ka talagang nalabag na rules and guidelines ni Meta, mas maganda pa, burahin mo na lang. I-delete mo, tapos kung ano man doon sa portion na yon ang nakita mong dahilan kung bakit na-flag ka, pwede mong tanggalin yon. Pwede mong i-edit at pwede mong i-re-upload. Diba? Pwede mong i-re-upload para kapag nakita niya na kung acceptable na yung video mo, o di hindi na. Ako, ilang beses ako nag-upload ng nagka-copyright,
na ano, na mga content ko, o dinelete ko lang, tapos palitan ko ng music. Kadalasan sa mga music nakaka-copyright eh. Kahit hindi mo gusto eh, pagkatapos mong pagpaguran yung video mo, pagkatapos mong ano, pagpuyatan, pagkatapos mong i-edit, i-enhance ang ganda ng video mo, tsaka lang pagka-upload, diba? Na-flag, na-copyright, hindi pwede. So, diba nakakapanghina? Okay, pwede naman tayo manghina, nakakapagod din, diba? Pero, huwag kang sumuko. Pinaghirapan mo yan, dapat tanggalin mo lang kung ano man yung pinagbabawal dun sa portion ng video mo. Pero kung ang kabuuan ng video mo or majority is bawal talaga, better, huwag mo na lang i-upload. So, next time, maghanap ka na ng safe na content. Huwag magmadali. Kung gusto nyo ng viral-viral, maghanap kayo ng content na acceptable at sumunod sa rules and guidelines ni Meta. Anhin mo yung viral kung hindi naman yan counted at baka yan pa ang magiging hadlang ng monetization mo. So, bakit ka mga balag content creator? Di ba gusto mo nang ma-monetize? Pwede na lang kung gusto mo maging famous. Pero, kahit famous ka, kung puro labag naman sa rules and guidelines yung mga pinagpo-post mo, eh, ma-down din yan at ma-abolish yung Facebook mo. So, hanggat kaya, hanggat nag-uumpisa ka pa lang, buti nag-uumpisa ka pa lang, gawin na ang dapat gawin. So, kapag bawal, huwag mo nang i-content. Okay? So, that's all for today. At kapag nagustuhan nyo ang video na to, please like and share. And abangan nyo ang next videos ko para updated ka sa best practices para ma-monetize ka na sa Facebook. Thank you.